Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat na mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman mga ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga ka-camping, no, yung nakikita nyo po sa screen. Ayan. Dito po natin malalaman. Hindi ko naman nilalahat ng ating mga kapulisan. Pero dito po natin malalaman sa sitwasyon na yan. Mamaya papanoorin po natin ang video. Yan po ay isang vlogger ang nakikita nyo. Na isang wanted po. Ito naman kasi si vlogger. Alam niya na wanted. Nag-vlogger pa. Alam yung nakakainit lang kasi ng ulo dito. Kasi dinaig pa na parang killer o rapist ang inaristo. Na halos imuumo na sa lupa. Eh sa dami nila niyan, sa tingin nyo papalagpa ba yan? Eh wala naman baril yan eh. Di ba? O bago ho tayo uminit ang ulo, bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin ang mga eksena. Sa kulungan ng bagsak na isang vlogger matapos siyang makipag-collab sa undercover police officer. A suspect, wanted pala sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Saksi si Emil Sumangil. Pakikipag-selfie sa isang vlogger na nauwi sa pag-aresto. Nagsimula ang lahat nang makipagkasundo ang vlogger na makipag-collab sa hindi niya akalang undercover police officer. Sir, malapit na target ha. Nakipag-video ko nila. Ang target kasing vlogger, wanted pala sa Tacloban later para sa kasong may kinalaman sa illegal drugs pero nagtatago na ngayon dito sa Pasig. Sinend na mga police sa amin ang larawan ng uhulihin saka binigay ang description nito. Nakaputing t-shirt, nakakap, tapos may headset, yung may ano... May headset. Copy, sir. Maya-maya pa, dumating na ito sa area na naka-live at may ka-video call pa. At gaya ng napagplanuhan, nilapitan muna siya ng mga nakasibilyang police na kunwari magpapa-selfie. Nang makakuha ng tiempo ang mga police, dito na dinakip ang suspect. Kasong drug pushing at illegal possession of dangerous drugs ang dating hinaharap ng suspect, pero nakipag plea bargain siya kaya't ibinaba ang kaso. Pero sa halip na dumalo sa hearing, naglaho na raw ito. Alam mo yung kaso na yun? Ano yun? Yung 65 na ano? Drugs? Oo. Ano yun? Di mo natin lang? Natindiran ko ito, sir eh. Ano nangyari? Ewan ko eh. Pumunta ko dun eh. Napalutang ang suspect matapos itong makipag-deal sa police asset na nag-alok na makikipag-collab sa kanya. Ito kapusado, nahuhuli ito last 2016 for bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Tacloban City Police Office. Mayroon siya violation dun sa hindi niya pagre-report dun sa probation officer. So napakalaking kasalanan niya. Dito pala siya sa Maynila nagtago at natutong mag-vlog. Pero nang dumami ang followers niya, ang nagpatanyag sa kanya, siya rin palang magiging ugat para mahuli siya. Doon siya nahuli dahil nagkuan siya, naging vlogger siya. Bali yung pangalan na ginamit niya is Jason Go. Jason Go. Yung nag-share siya ng mga video, doon siya na tuntun ng ating mga kapulisan. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napanood na po natin. Una sa lahat, malaking kasalanan ang ginawa niya. Oo, sa totoo lang. Hindi po natin kinukonsente ang mga ganon. Dahil naiinis ho tayo sa mga ganong klaseng mga kaso. Ikaw naman kasi Jason, alam mo naman na wanted ka. Bakit ka kasi nag-vlog-vlog ka pa? Alam mo, ang hindi ko lang nagustuhan. Okay, naarestuhin nyo yan. Okay, walang problema. Trabaho nyo yan ng mga polis. Ang hindi ko lang nagustuhan sa eksena, kung nakikita nyo yung video kanina, pag-aano nila, halos imuumo na nila sa lupa. Oo.
Yun yung isa sa mga nakikita natin sa mga ina-arrested na mga persona na mga nagko-commit ng crime. Kapag mayaman ka, proteksyon ka. Hindi ka pwedeng anuhin. Ang iba nga dyan, walang pusas-pusas pa. Iniimbitahan. Pero titingnan nyo yan. Hindi ma-influensyang tao. Hindi mayaman. Tingnan nyo kung ina-aresto. Dinaig pang pumatay ng 10 tao. Diba? Halos imo-umo sa lupa. Huwag naman ganun. Oo, huwag naman ganun. Alam namin trabaho nyo yan bilang isang pulis at saludo ho kayo, kami sa inyo. Pero sana naman, maging pantay lang po kayo. Hindi naman lalaban sa inyo yun eh. Di ba? At walang baril yun. Nadikitan nyo na eh. Lalaban pa ba yun? Nahawakan nyo na? May nasa likod pa? May nasa harap pa? Tapos ganun-ganun lang? Magpupusas lang kayo? Imu-mu nyo pa sa lupa? Na halos pahalikin nyo na sa lupa? Oo. Di ba? Saludo ho kami sa inyo ng mga kapulisan na gumagawa ng mga ganyan na inaaresto ang may mga sala. Pero sana sa pag-aresto, ayusin nyo naman, maging pantay naman po kayo. Hindi ko po nilalahat ng mga kapulisan. Dahil marami po ako mga kapinsanan ng mga pulis, marami po ako mga kaibigan ng mga pulis, at saludo po ako sa kanila. Pero sana naman, sa pag-aresto, kunting dahan-dahan naman po. Kasi hindi naman po talaga pusakal na kriminal yan na pumatay ng 10 tao para ganyan ninyo na nanggigigil kayo dyan. Hinding-hindi na po yan lalaban. Oo, sa paghawak nyo pa lang, takot na yan. Kahit ganyan ang katawan niyan, takot na yan. Kaya sa susunod, ito po ang inaano namin, na kapag mayaman ang inaaresto, grabe ang abi-abi nyo. Halos hindi nyo hawakan. Oo. Pero kapag mahirap, ito ang makikita namin madalas sa mga video. Halos imo-umo nyo na sa lupa. Eh magpupusas lang naman po kayo. Pwede nyo naman kunin ang kamay at i-ano sa likuran niya at pusasan. Ha? Hindi kailangan pa na halos. Oh, Diyos ko po, no. Ginawa nyo naman yung... Di ba? Uulitin ko doon lang po ako sa eksena na yun. Pero dyan sa kasalanan niya, dapat nyo po yan pagbayaran. Dahil ginawa nyo pa yan. Ito po ang sinasabi ko. Di ba? Example natin si Duterte at saka si Franz Castro. O itong mangyayari kay Duterte kung sakali. Na hindi mag-attend si Duterte ng mga hearing o mga investigasyon. Hindi madidismiss ang pag-file ng kaso ni Franz Castro. At kung hindi mag-attend si Duterte ng ilang beses, pwede na siguro siyang ma-issuean ng arrest warrant. Oo, kasi maituturing na yun na guilty kasi hindi siya nag-a-attend. Oo. Pero kung si Franz Castro ang umatras na hindi mag-a-attend ng mga hearing, madidismiss kasi siya ang complainant. Okay? Nag-gets nyo? Oo. Kaya, masabi ko lang, sana ho sa susunod naman ng mga arrested officer, sir, mawalang galang na ho sa inyo. So masaludo po ako sa inyo sa mga tapat nyong tungkulin. Pero sana maging pantay naman po kayo. Tao po yung inaaresto nyo. Hindi baka na wild. So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping nog. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. All over the world, ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.